Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po ulit sa ating mga kasamaan sa media para po sa pagpapalaganap po ng warning po na binibigay po ng pag-asa kasabay po sa pagtulong po natin sa mga disaster managers at local government units. Ito po ang update sa dalawang bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang Severe Tropical Storm Ophel at ang Typhoon Pipito. Ang bagyong Ophel po from Typhoon ay isa na po ngayong severe tropical storm. Huling namataan po natin, 195 km, kanluran po yan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ngayon ang lakas na hangin na 110 km per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot naman hanggang 135 km per hour. Ito po ay naasang kikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ito po muna ang mga babala po natin kaugnay po sa bagyong Ophel. Susunod po natin ang bagyong Pipito. Ang bagyong Ophel po ay inaasahan po natin na patuloy nakikilos ng pahilaga-hilagang kanluran at ito po ay inaasahan pong mag-exit po pansumandali ng par po bukas po ng hapon. Ito po ay maaaring pumasok ulit ng Philippine Area of Responsibility at kumilos ng pahilagang silangan at mag-landfall po dito sa Taiwan. At pag-landfall niya po sa Taiwan, may posibilidad po siyang maging isang low pressure area na lamang sa susunod pong mga araw. Ito po ay sa Monday. So, sa ngayon po, nakataas pa rin po ang wind signal number 2 sa Batanes. Ito po yon. At wind signal number 1 naman po sa northern portion ng Cagayan. Dito po sa may Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, at dito po sa northern portion ng Ilocos Norte. Sa mga susunod pong issuance po ng bulletin po natin, inaasahan po natin na unti-unti na pong mawawala yung mga wind signal po natin sa dulong Hilagang Luzon. Ano naman po ang kaikibat pa rin pag-ulan ng Ophel? Mga significant rainfall po na maaari pong idulot within 24 hours. Ang may babala na lang po para sa mga malalakas na pag-ulan ay ang Batanes. Asahan po ang katamtaman hanggang sa malakas ng pag-ulan sa Batanes within 24 hours. Kaakibat pa rin po ng bagyong Ophel, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning dito po sa may Batanes, Babuyan Islands at northern coast po ng Ilocos Norte. Maalon pa rin po hanggang sa napakaalon po ng karagatan sa bahaging yan na ating bansa. Kaya naman po yung ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, bawal pa rin po malaot. Pero expected po natin mamaya hapon, maaari na po nating i-lift yung gale warning po dito po sa dulong Hilagang Luzon habang papalayo po ang bagyong Ophel. Samantala po, pagkatapos po natin na makita po yung mga babala tungkol sa bagyong Ophel, ay dito po naman tayo dumako sa bagyong Pipito na pumasok nga po ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Huling namataan naman po ito ng pag-asa, 630 km po silangan po ng Giwan, Eastern Samar. Taglay na po nito ang lakas na hangin ngayon na 130 km per hour malapit sa gitna. At ang bugso ng hangin po ay umaabot po hanggang 160 km per hour. Inaasahang patuloy nakikilos ng westward sa bilis na 30 km per hour. May kabilisan po ang bagyong ito. Base po sa ating track, mapapansin po natin may kababaan po ang lokasyon po ng bagyong Pipito po sa ngayon. At ito po ay inaasahan po natin magla-landfall po base po sa track po natin sa Catanduanes, bukas po yan ng gabi hanggang Sunday po. Yun po yung possible landfall time po natin. Ngunit mapapansin po natin, gaya po ng laging pinapaliwanag po ng pag-asa, kahit ito po ang forecast track po natin ngayon, may tinatawag po tayong cone of probability. Ito po yun. So pwede pong mag-vary o pwede pong mag-landfall dito po from Northern Samar to Sorsogon, Albay, Camarines Sur, ay pwede pong mag-landfall din po yan base po sa ating uncertainty cone. So, hindi lang po Catanduanes ang dapat po nating tutukan
sa mga susunod na araw. Kaya lang po mag-prepare po yung mga areas po dito po sa Samar Provinces, Bicol Region, Calabarzon, ilang bahagi po ng Memaropa, Central Luzon at Northern Luzon. Dahil po, base po sa ating track, ay maaari pong tahakin yung mga rehiyon na yan ng Bagyong Pipito. Inaasahan din po natin na ang Pipito ay patuloy po na mag-intensify hanggang makalapit po siya dito sa may area po ng Bicol at Samar Provinces. At inaasahan po natin na bukas po ng gabi at Sunday early morning ay tuluyan po itong mag-landfall nga dito sa areas po, either dito sa Northern Samar, Bicol Region, specifically po sa Catanduanes. Nakataas na po ang wind signal number 2 sa eastern portion ng Northern Samar, ito po yon, at sa northern portion ng Eastern Samar. At wind signal number 1 naman po sa northeastern portion po ng Quezon Province, southeastern portion ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Tikaw Islands. At dito po sa Northern Samar, nalalabing bahagi ng Northern Samar, Samar at nalalabing bahagi po ng Eastern Samar, kasama na po ang probinsya po ng Biliran. Inaasahan din po natin habang papalipit ang bagyo ay itataas po natin yung mga warning signal dito po sa areas po kung saan nakataas na po ang wind signal number 2 and number 1. So dito po sa Bicol Region at dito po sa Samar Provinces, expect po natin na pwede pong itaas po ng pag-asa ang wind signal dyan into 3, 4, and 5 pag naging super typhoon po ang Bagyong Pipito once lumapit po siya ng landmass po. So hindi po natin nirurule out na bago mag-landfall ay pwede pong maging super typhoon ang Bagyong Pipito. Sa babala naman po sa pag-ulan, inaasahan po natin na bukas po ng tanghali hanggang Sunday po ng tanghali ay meron pong torrential na mga pag-ulan dito po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Heavy to intense naman po ang mga pag-ulan dito po sa Eastern Samar, Camarines Sur at Camarines Norte. Samantala, katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman po ang inaasahan natin. Sa Quezon Province, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Tikaw Islands. Dito po sa Samar at dito po sa may Biliran, kasama na po ang Leyte Province. Simula naman po Linggo ng tanghali hanggang Monday po ng tanghali, inaasahan natin na dadami po yung lugar na magkakaroon po ng malalakas na pag-ulan. Simulan po natin sa intense to torrential. Ibig sabihin po, walang humpay po ang mga pag-ulan sa na inaasahan po natin dito po sa areas kung saan po nakapula po yung mapa. So dito po sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, inaasahan natin habang dumadaan ang Bagyong Pipito ay walang humpay po ang pag-ulan dyan kasabay po ng kanyang pagdaan. Samantalang matitinding pag-ulan din po ang inaasahan pa rin sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, Marinduque, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, Bulacan at Nueva Ecija. Samantala naman po, katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan naman po ang inaasahan pa rin dito po sa Samar, Eastern Samar, Masbate, kasabay na po ang Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Quirino. Kung mapapansin po natin, yung buong Luzon, kasama na po yung malaking bahagi ng Eastern Visayas, ay sakop po ng hazards po na maaaring idulot po ng Bagyong Pipito habang ito po ay namamaybay dito sa rehiyon po ng Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Memaropa, Central Luzon, at meron din pong area sa Northern Luzon. Samantala naman po, ang banta po ng storm surge sa Bagyong Ophel, hindi po ito na-tackle kanina, meron pa rin po dito sa 1 to 2 meters pa rin po dito sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, ang Bagyong Pipito po ay may banta po ng storm surge dito po sa bahagi po ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte,
Masbate at Quezon Province, kasama po ang kanlurang bahagi po ng Sorsogon, 2.1 to 3 meters po ang storm surge na maaling idulot po ng pagdaan ng Bagyong Pipito. Samantala sa Albay naman, Biliran, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Eastern Samar, Northern Samar, Quezon Samar, at ito po yung Samar, western part ng Samar po yan, at Sorsogon, inaasahan naman po na 1 to 2 meters naman po ang pwedeng storm surge na maidulot po sa pagdaan po ng Bagyong Pipito. Para po sa mga kababayan ko po sa Bicol, magpaparatabi kita sa maabot na Bagyong Pipito. Thank you very much, Ms. Mariana Glyza G. Escolar, ang ating Senior Weather Specialist and Duty Forecaster ng Weather Division. Para naman po sa ating mga hydrological updates, sa ating mga dams na binabantayan, gayon din yung ating mga major river basins, nandito po kasama natin ang Duty Hydrologist and Weather Specialist 2 ng Hydromet Division, si Engineer Richard Rendain. Yes, good afternoon. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating media partners. Magandang tanghali po. So, hydrological updates po tayo sa dams and river basins na binabantayan po natin. So, kaninang alas 8 ng umaga, elevation ng Angat Dam is 201.29. Bahagya pa rin siyang bumaba ng 15 centimeter. And medyo may kalayuan pa sa normal high water level na 210, but inaasahan natin na may malalakas na mga pag-ulan within the watershed ng Angat Dam, kaya naka-red alert na po tayo dito, nag-issue po tayo ng nag-commence na po tayo ng flood warning along Angat Dam anytime po kapag nagsimula yung mga pag-ulan within the watershed ng Angat Dam, posible po itong magbukas or magpakawala ng tubig. Samantalang ang ipodam po ay 100.09 and bahagya siyang bumaba ng 22 centimeter. Kapag sakaling nagpalabas po ng tubig itong Angat Dam, automatic po magbubukas din ang ipodam, padadaanin yung tubig po doon dahil downstream ng Angat Dam is ipodam. Lamesa Dam sa ngayon is 79.54. Naka-red alert pa rin tayo. Nasa critical elevation pa rin ang Lamesa Dam. So, kapag may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa watershed din ng Lamesa Dam, at umabot po ito sa 80.15, excess po doon, itatapon po kusa. Wala pong gate ang Lamesa Dam, hindi po natin makokontrol yung paglabas ng tubig niyan, kaya pinag-iingat din natin ang mga nakatira po dito po downstream ng Lamesa Dam, dito po sa Tulyahan River, na maging alerto po by Sunday hanggang Monday dahil yun po yung kasagsagan ng malalakas na ulan dito po sa Metro Manila. Samantalang yung cascading dam from Bukod Benguet down to Pangasinan, ito pong mga dams natin, yung Ambuklao, Binga, and San Roque. For Ambuklao Dam, 751.35 yung elevation niya kaninang umaga. And although nagpapakawala siya pero tumaas pa rin. 35 centimeter yung itinaas niya. Nakabukas siya ng one gate. 30 centimeter yung total opening niya and total discharge niya is umaabot po ng 60.08 cubic meter per second. Sasaluin po ito ng Binga Dam. For Binga Dam is 574.47. Tumas pa rin siya ng 64 centimeter. And nakabukas pa rin, one gate, 30 centimeter yung total opening niya and 104.9 ang inilalabas na tubig po, 104.9 cubic meter per second. Samantalang San Roque Dam is nakabukas, nakasara ngayon. Isinara po ito nung 2 days ago. Sa ngayon is 278.67 yung elevation niya. Halos malapit na po ito sa 280 na normal high water level. And makikita natin yung deviation from normal high water level to reservoir water level is 1.33 meters na lang. So, ang ibig sabihin po nito, anytime po, ang San Roque Dam, kapag umulan, dito po sa watershed ng San Roque Dam, posible itong
magpakawala ng tubig. Samantalang pantabangan dam 210.44, kaninang alas 8 ng umaga, 14 centimeter yung itinas niya, and very safe sa, kung titingnan natin, very safe ang pantabangan dam dahil may kalayuan pa po ito sa normal high water level niya, 221 meters. While Magat Dam is 185.43, 1.7 meters yung ibinaba niya, and hanggang sa ngayon po, 2 gates ang nakabukas and 3 meters po ang total opening niya, and umaabot po ng 745.61 cubic meter per second ang nilalabas na tubig po papuntang Magat River. And hanggang sa kasalukuyan po, ang Magat River is punong-puno po ng tubig. So, may mga pagbaha na nangyayari simula pa nung nakaraang araw hanggang sa ngayon po is lubog pa rin sa baha yung along Magat River. Samantala, nagpalabas po tayo ng hydrological situation na dahil nga po sa pagpapakawala ng Amboklao and Binga Dam. Affected area po sa pagpapakawala ng Amboklao is ito po, isang barangay. Ito po yung barangay Amboklao dito po sa Bukod, Binget. And then yung downstream ng Amboklao Dam, which is yung Binga Dam. Yung pagpapakawala po ng Binga Dam, dalawang barangay po yan. Ito po yung barangay Dalupirip and barangay Tinungdan dito po sa Itogon, Binget. Samantala, sa Magat Dam naman po, affected areas sa pagpapakawala ng Magat Dam. Ito pong Alfonso Lista, dito po sa municipality of Alfonso Lista, dito po sa Ifugao. And then municipalities of Isabela, Ramon, San Mateo, Aurora, Kabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Naguilian, and Gamo. And then after Gamo, yung tubig na pinakawala ng Magat Dam is papasok po ito sa main Cagayan River. So hanggang diretso po, diretso na po ito, yung pinaka-mouth niya or yung outlet niya is dito po sa Apari, Cagayan. And ang bale, yung pinakapakawala ng tubig ng Magat Dam, yung lag time nito from spillway hanggang dito po sa Gamu is umaabot po ng 6 hours and 30 minutes. So bago makarating ng Gamu, yung tubig from spillway is 6 hours 30 minutes. Ganun lang po kaiksi yung oras na yan. Samantala, mayroon pa rin tayong flood bulletin number 9 dito po sa Cagayan River Basin dahil nga po hanggang sa ngayon is mayroon pa rin mga pagbaha na nararanasan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na, though may slow recession na po, pero may mga baha pa rin hanggang sa ngayon. Katulad sa station natin dito sa Pangal, dito sa Echaga Isabela, medyo bahagyanang bumababa yung tubig dyan, and flooding is no longer dito po sa lugar ng San Agustin, Jones, Echaga, Alicia, Angandanan, Kawayan, Naguilian, and Reyna Mercedes. Samantalang, dito po sa Maris Station, dito po sa Ramon Isabela, medyo bahagyang bumababa, pero still, may mga baha sa lugar na yon. Pero karamihan po is bumaba na. Samantalang sa Middle Cagayan, particularly dito sa Gamu Station natin, continuous po yung pagbaba ng tubig dyan. Dito po sa Gamu, Ilagan, and San Mariano. Samantalang sa Tumawini Station natin, ganun pa man, patuloy na bumababa. Though still may mga baha pa rin na nararanasan. Particularly dito po sa Tumawini, Delfin Albano, Santo Tomas, Kabagan, Santa Maria, and San Pablo. Sa Lower Cagayan po, ito po yung talagang lagpas ng bubong, yung inabot na baha dito po sa lugar na to, particularly dito sa Bunton Station natin sa Tuguegaraw, Cagayan. Water level sa ngayon is nasa alarm, 8.39 meters. Nasa alarm level pa rin. Pero may mga baha pa rin. Hanggang sa ngayon, kahit na bumaba na yung water level, wala na po siya sa critical level. Kahapon, umabot po ito ng 11.38. Pero sa ngayon is 8.39. Hanggang sa kasalukuyan, baha, may mga pagbaha pa rin dito po sa Piña Blanca, Tuguegaraw City, Enrile, Sulana, Igig,
Amulong, Alcala, Baggao, Lasam, Gataran, Lalo, Kamalanyugan, and Apari. Samantala sa Ninoy Aquino Bridge natin dito sa Tuaw, Cagayan, slow recession na rin po and flooding is no longer possible dito po sa Tuaw, Piat, and Santo Niño. Nagpalabas na rin po tayo kahapon ng flood advisory number 1 kahapon ng alas 5 dito po sa Abra River Basin. So, posible po yung mga pagbaha dito po sa Abra River Basin dahil nga po sa paparating na si Bagyong Pipito, posible pong may mga pagulan within the watershed ng Abra River Basin. Kaya nagpalabas po kami ng babala tungkol po sa pagbaha dito po sa Abra River Basin. So kung mapapansin natin, kaya nga tayo nag-issue ng ganong mga sitwasyon. Dahil nga po kung titingnan natin, ito po yung model na ginagamit namin, ito po yung average soil moisture. Niran po ito kanina, quarter fall zero, alas 8 ng umaga. So kung mapapansin natin is yung blue, fully saturated po ang mga lugar na yan. So nakapaikot po yan, eastern Isabela and Cagayan area, extreme northern Luzon, Ilocos region. And kung mapapansin natin yung dadaanan ni Pipito, Catanduanes. Catanduanes ay sumabot po ng 65 to 90% saturated. Ano pong ibig sabihin yan? Posible po magkaroon ng landslide floods dito po sa lugar na yan. Meron din po ng small patches dito po sa Albay. Camarines Norte. At titingnan din natin Quezon and Aurora. So yan po yung target area ng pagdaan ni Pipito dyan. Inexpect natin na posible magkaroon ng mga landslide dyan dahil nga po bulubundukin po itong lugar na to. And marami pong residente na nakatira dyan, lalong-lalo na dito po sa mismong beach na ito. Dahil nandyan po, paanan ng bundok mismo katabihan. So pinag-iinat natin ang mga residente nakatira dyan dahil posible po magkaroon ng landslide and flash flooding dito po sa mga lugar ng Quezon, Aurora, Catanduanes, Albay, Camarines Norte. Ganon din po, kung makikita natin sa Samar, Eastern Samar, makikita natin na 65 to 85% saturated ang lupa dyan. Posible po magkaroon ng flash flood and landslide din. So kung mapapansin din natin yung flash flood guidance, of course, kakatatapos lang po ng bagyo na yan. Konting ulan lang, about 45 millimeters of rainfall in 6 hours. Posible ulit bahain itong lugar ng Isabela, Cagayan, extreme northern Luzon, Ilocos region, and may mga pink na patches po dito sa Metro Manila, Pampanga, Pangasinan and Tarlac, dito po sa Camarines Norte, dito po sa Quezon, and part ng Aurora. So, posible po, 45 to 65 millimeters of rainfall, posible pong magkaroon ng mga pagbaha. Samantala, dito po sa Catanduanes, may red patches, dito po sa part ng northern Catanduanes, particularly dito po sa Viga, Bagamanok, hanggang Pandan po. And then, sa southern part ng Catanduanes, which is Virac, Bato, hanggang Kalulbon, 85 to 110 millimeters of rainfall, posible pa kayang magkaroon ng flash flood and landslide dito po sa lugar na ito. So, nagpalabas din po kami ng General Flood Advisory, kaninang alas 6 ng umaga. This is to advise to take appropriate action dito po sa Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Region and Cagayan Valley. Samantalang advice to be alert for possible flash flood and landslide dito po sa Region 3, Central Zone. And advice to take precautionary measure dito po sa Region 4A, which is yung Calabarzon, Region 4B, Mimaropa, Region 5, Bicol Region, and Region 8, Eastern Visayas.
So, maraming salamat po at yun lamang po ang update dito po sa amin sa flood forecasting and warning section, and magandang tanghali po.